Hindi nangangailangan ng search warrant ang mga otoridad upang halughugin ang isang selda anumang oras na naisin nila. Katunayan, ayon sa isang human rights lawyer, madalas itong ginagamit bilang harassment sa kanilang mga kliyenteng nakakulong. Legally hindi. Kahit sa common sense, hindi eh. Dahil ang isang prison facility at ang nakapiit doon ay hindi pa pwede magreklamo na sa anumang oras ay pwede maghalugog at magsamsam ng kontrabando, mga droga o anuman mga dangerous weapons. Ano? Kasi ano nga, security facility siya eh. Sang-ayon naman si Atty. Olalia na walang problema kung sa isang korte sa Basay Samar nanggaling ang search warrant para sa Baybay City sa Leyte. Sa katunayan noong 2014, dinismiss ng Supreme Court ang petisyon laban sa search warrant na inisyo ng Manila Regional Trial Court para sa hinihinalang mass grave sa Davao City. Ngunit kahit ipagpalagay na kailangan ng search warrant, questionable naman ang oras ng pagsisilbi nito. Karaniwan kasing sa umaga ito ay sinisilbi at dapat nakalagay mismo sa search warrant na maaari itong isilbi kahit sa gabi. Yung night time ay ano yon, isa pang question yon. Pwedeng sadyang ginamit yon para mag-complete sa ginawa nilang operasyon. Una nang sinabi ng CIDG Region 8 na isinisilbi ang search warrant sa panahong hindi inaasahan. Kasi po, pag yung hinahanap po natin na target doon sa search warrant gaya ng shabu, baril, eh yung mga bagay na yun po is madali po itago, madali po ipasa, madali po ibasura, itapon, o ilabas. So kailangan po, sorpresa po yung pagkandak ng search warrant para po maging objective po yung dating. Ngunit kahit sabihing lihiti mo ang operasyon ng CIDG, naniniwala si Olalia na sadya ang pagkakapatay kay Espinosa dahil sa pagdawit nito sa mahigit 200 opisyal ng gobyerno, pulis at sundalo sa operasyon ng illegal na droga. Bago pa man na nakapagtestigo ay pinatahimik. So ano yan, pag pinagsama-sama mo yan, tapos yung ano, yung tama, bakit fatal? Tatlo, di ba? Ano yan, yung excessive use of force or sa law is use of superior strength. Meron din treachery, di ba? Meron din evident premeditation. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila.